upang maibigay po ang halagang kailangan namin. Subalit po ay naganap, subalit muli po may naganap na aksidente at yun ay nangyari naman po sa panganay kong anak na lalaki noong pong July na taon din yun. At doon po sa pagkakataon na yun, kung nung una po tinatanggap namin na talagang pagsubok lang sa buhay, subalit nung nasundan po na nangyari po na ano, na nalugmok po kaming mag-asawa, yung kabyak ng puso ko, madalas wala sa sarili at tumataas ang presyon. At ako naman ay hindi, iba din po ang nararamdaman ko. Subalit hindi ko pinakikita sa kanya at nais kong ang ano ko sa sarili ko, kailangan lumakas ang loob ko, hindi pwedeng pareho kaming mahina ang loob. At yun po ang naging para, yun po ang naging kaparaanan sa akin, kaya po ako ay nakarating sa dakong ito. Inakay po ako ng isang kapatid. At dahil nga po sa nadarama naming, nadarama kong kawalang pag-asa sa buhay, takot na baka masundan na naman. Talaga pong takot ang namamayani sa aming puso at kalooban. Kaya po nung napunta ako dito, sinabi ng isa kong kapatid na, kapatid, pumunta ka sa paligid, sa Divine Mercy. Tinitiya ko sa iyong may maitutulong sa iyo ang dakong iyon. At ako po ay pumunta nga sa dakong ito. At sa pamamagitan po ng ating Apo Konching, nung ako po'y pinagtuturanan, panay pong patak ng aking luha, at damang-damang ko po ang Espiritu, ang banal na Espiritu sa kanyang katauhan. Mga pangyayari na sino nga po ba ang tunay na kababatid kundi tanging Diyos lamang. Amen po ba? At sa pagkakataon po yun, sa patuloy kong paglapit sa dakong ito, pagtitiwala, ako po ay nakadama ng pag-asa. Nagkaroon ako ng kalakasan ng aking kalooban sapagkat nadama ko na ang Diyos ay kasama ko. At doon po nagsimula hanggang sa ako'y nahirang na maging alagaan 2007, ba ng September. At din lang po ay mababagi ko sa inyo mga kapatid. Taos puso ko pong tinanggap ang Diyos sa katawan ng ating Apo Konching. At purihin po ang Ama sa ating Apo Konching na ibinigay niya sapagkat sa pamagitan ng kanyang mga salita at kapag ikaw ay pinagtuturanan, doon ay nagkakaroon ka ng kalakasan ng kalooban, nagkaroon ka ng pag-asa sa buhay. Lahat ng itinura niya sa akin ay naganap. Ang sabi niya, ang natatandaan ko sa nangyari sa buhay ko. Anak, iyan ay pagsubok lamang sa iyo. Subalit, ang kinil mo, wala nang kasunod iyan. Buhay po ba ang Diyos? At hanggang magpasa hanggang ngayon po, may dumarating mang pagsubok sa buhay ko o pagdalisay, ibang-iba po talaga ang nangyari sa akin nang bago ako akayin dito. At tunay pong yun na ang pinakahuli. At pinupuri ko ang Ama sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabutihan, sapagkat siya'y gabay ko sa bawat araw at sa pamamagitan ng mga sa kaisipan ko, siya ay nagtuturan at ako'y kanyang pinagninilay. Ano man ang dumarating sa buhay kong mga pagdalisay, nabibigyan niya ako ng kalakasan at katatagan. Natunay pong tanging siya lamang ang magiging kasama natin sa ating buhay upang tayo ay magtagumpay, upang ang lahat ay ating mahulagpusan, ang lahat ay ating mapagtagumpayan. Ano man ang dumarating ng mga pagdalisay. At tunay pong dapat nating purihin ang Ama
sapagkat kung di dahil sa taong ginamit niya ang ating Apo Kunching, tunay po, wala po tayong lahat dito. Amen po ba? Yun lang po, mga kapatid, at nais kong palawigin pa ang ating pagbabahagi na. Ako po ay tatawag ng isa pong alagad na sa inyo ay magbabahagi, ang ating kapatid na Myrna. Salamat po, Ama. Muli po, papuri at pasasalamat ay ibinabalik ko sa iyo, Panginoon, na sa panimulang araw ng linggong ito ay muli mong niloob na maging bahagi ako ng gawain mong pangkabanalan at sa kalooban mo. Sampu ng mga kapatid kong naririto at ng mga kapatid ko sa laman bilang kapatid ko sa iyo sa Espiritu, na kung saan ay nais ka naming pasalamatan sa dakilang araw na handog mo sa amin nang muli kaming isilang sa iyong Espiritu. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Paano ko po paninimulan? Basta po, papurit pa sa salamat na walang hanggan sa Ama. Kahapon po, araw ng Linggo, ikasyam na taon po naming magkakapatid bilang kami ay hinirang ng Panginoon. Naging isang kabilang sa mapalad na pinagkalooban niya ng isang karapatan upang maging isang alagad na turingan sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Nung Sabado po, nag-share ako, subalit hindi niloob ng Ama na masambit ko yung aming ikasyam na taon na pagsilang sa espiritu. Subalit ang kapatid na Monet, niloob po siyang makapagbahagi. Ang kapatid na JR ay hindi po niloob. At kahapon po, araw ng Linggo, niloob din po ng Ama na makapiling namin ang ating minamahal na Apo Kunching sa isang lugar na kung saan sa isang dako ay doon kami tinipo ng ating Ama, na kung saan ay doon namin idinaos ang aming naturingang anniversary, ikasyam na taon sa pagdiriwang ng aming pagsilang sa banal na espiritu. Doon po sa dakong lugar na kung saan ay may isang building na pinabless ang ating kapatid na si Mami Beth Chico sa gabi po yata ng Santa Barbara yon. At niloob po na kami maimbitahan ng kapatid na Beth sa dakong yaon. Dahil magbe-bless po ang mahal na Apo doon sa building na kaloob sa kapatid na Beth Chico. Galak na galak po ang aming puso sapagkat kaming magkakapatid, kaming apat ay isa sa mapalad na niloob na makasama po ng mahal na Apo sa pagbibless ng lugar na yaon. At damandama ko po ang panawagan ng Diyos na kung saan ay huwag kang mabahala, anak, hindi mo na kailangang ipaghanda ang iyong kaarawan sa pagsilang mo sa banal na espiritu, kundi sa tuwi na ang nais ko para sa inyo ay ihanda ninyo ang inyong mga sarili sa kaukulang makapiling siya sa kaluwalhatian. Amen po ba? Napakabuti po ng Diyos, bagamat kahapon po ay Linggo, ngayon po ay Lunes, kumbaga nakalipas na po. Subalit, sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos, walang huli, walang una. Amen po ba? Kaya po, ang kapatid na Monet, niloob na pong makapagpasalamat, ganun din po ako,
siguro po sa kapahintulutan ng kapatid na Nene, ang kapatid na JR naman po, baka po may damdamin ang kapatid na umawit siya o magbahagi, kaya nangingiti po siya sa kagalakan. Kalabisan po ko ako ang tatawag sa kanya. Maraming salamat po sa ating minamahal na Apo Kunching. Kapraso na lang po, kapatid. Pinipilit ko pong bilisan eh. Subalit, kapraso na lang po. Susudlungan ko na po yung tema. Sa halip na umawit ako, susudlungan ko po yung tema upang maging kapakipakinabang. Ano po? Ang katanungan po sa tema, papaano po ba natin naramdaman ang banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching? Sa akin pong damdamin, isa po itong halimbawa kung paano ko nararamdaman ang banal na espiritu sa kanyang katauhan. At sa bawat araw na tumutupad at tumatalima ang katauhan ng mahal na Apo, sa bawat araw na paghahayag niya sa atin ang banal na salita ng Diyos, na siyang nagdudulot sa atin ng higit pang mainam na damdamin upang higit nating maramdaman na ang Diyos ay buhay na buhay, ang kanyang espiritu ay buhay na buhay. Doon ko po nararamdaman ang banal na espiritu sa kanyang katauhan. Higit sa lahat, yun nga po, sa bawat taon na nakakasadsad tayo, bilang tayo'y may anniversary, every October 27 po, ano po, sa katauhan ng mahal na Apo, sa ating minamahal na Divine Mercy, yun po yung ating pinaka-anniversary, subalit niloob po ng Ama na sa bawat taon, kung paano at kung kailan nagpadama ang Diyos sa atin, isa po yun sa pinakamahalagang bagay na damang-dama namin natin ang banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, sapagkat tayo'y nahirang. Ako ay nahirang ng banal na espiritu sa pamamagitan ng katauhan na ginagamit, sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Kunching. Kaya po, papuri at pasasalamat sa iyo, Ama, sa katauhan ng aming minamahal na Apo Kunching, na tunay mong kinalugdan, na sa pamamagitan ng kanyang katauhan, ay patuloy na nagpapadama ang iyong banal na espiritu, kaya't ang aming mga parangal sa iyo ay walang katapusan. Amen. Salamat po. At ngayon nga po, ating pong tawagan ang ating kapatid na JR. Muli, papuri sa iyo, dakilang Ama, sa oras na ito, sa bawat isa sa aming naririto na muli tinawagan mo, maraming salamat po, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay, sa bawat pinapahatid mo sa dakong ito na may mga karamdaman sa katawang lupa at sa kaluluwa. Loobin mo, Ama, na ang bawat isa'y makadama sa oras na ito, sa bawat mensahe mo, sa katotohanan ng mahal na Apo Kunching at sa bawat tinatawagan mo.